Pro-on. Ang Pilipinas ay nagbabalik upang dalhin ang pinakamalaking barko ng Japan sa Subic Port. Ang helicopter carrier na si JS Azumo, ang pinakamalaking maritime self-defense force vessel ng Japan, ay dadaong sa Subic, Zambales sa loob ng ilang buwan, sabi ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado sa sideline ng turnover ng dalawang trainer aircraft mula sa Japan noong Lunes. Ang pagbisita ay magiging bahagi ng tatlong buwang paglilibot ng barko sa South China Sea, sa nakikitang pinakamalaking pagpapakita ng lakas dagat ng Japan sa dayuhang tubig sa mahigit 70 taon. Ang kapatid na barko ng Azumo, ang Kaga, ang pangalawang malaking carrier ng helicopter ng Japan, ay pumasok sa serbisyo noong nakaraang linggo. Noong Lunes, nakatanggap ang Pilipinas ng 2 sa 5 TC-90 trainer aircraft na uupahan ng gobyerno ng Japan sa Pilipinas sa Heraclio Alano Naval Base sa Sangley Point, Cavite. Sinaksihan ni Defense Secretary Delphine Lorenzo na ang seremonya kasama ang kanyang Japanese counterpart na si Kenji Wakamiya. Plano ng Japan na ipadala ang pinakamalaking barkong pandigma nito sa tatlong buwang paglilibot sa South China Sea simula sa Mayo, sinabi ng tatlong source, sa pinakamalaking pagpapakita ng puwersang pandagat nito sa rehiyon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inaangkin ng China ang halos lahat ng pinagtatalunang katubigan at ang lumalagong presensyang militar nito ay nagdulot ng pagkabahala sa Japan at kanluran, kung saan ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng regular na air at naval patrols upang matiyak ang kalayaan sa paglalayag. Ang Azumo Helicopter Carrier, na kinomisyon 2 taon lamang ang nakalipas, ay titigil sa Singapore, Indonesia, Pilipinas at Sri Lanka bago sumali sa Malabar Joint Naval Exercise kasama ang Indian at US Naval Vessels sa Indian Ocean noong Hulyo. Nais ng Japan na anyayahan si Philippine Ex-President Rodrigo Duterte, na nagtulak ng ugnayan sa China nitong mga nakaraang buwan dahil pinuna niya ang lumang alyansa sa Estados Unidos, na bisitahin ang Azumo kapag bumisita ito sa Subic Bay, mga 100 kilometro, 62 milya, sa kanluran ng Manila, sabi ng isa pang source. Ang operasyon ng pag-flagfly ng Japan ay dumating habang ang Estados Unidos sa ilalim ng dating Pangulo na si Donald Trump ay lumilitaw na nagiging mas mahigpit na linya sa China. Pinuna ng Washington ang pagtatayo ng China ng mga isla na gawa ng tao at ang pagtatayo ng mga pasilidad ng militar na ikinababahala nito ay maaaring magamit upang higpitan ang malayang paggalaw. Sinabi ng Beijing noong Enero na mayroon nitong hindi mapabulaanan na soberanya sa mga pinagtatalunang isla matapos mangako ang White House na ipagtanggol ang mga internasyonal na teritoryo. Ang 249 na metrong haba, 816.93 pie, na Azumo ay kasing laki ng mga carrier ng World War II era ng Japan at kayang magpatakbo ng hanggang 9 na helicopter. Ito ay kahawig ng mga amphibious assault carrier na ginagamit ng US Marines, ngunit kulang ang kanilang well deck para sa paglulunsad ng landing craft at iba pang mga sasakyang dagat. Ang Japan sa mga nagdaang taon, partikular sa ilalim ng punong ministro na si Shinzo Abe, ay lumalawak sa mga limitasyon ng post-war pacifist constitution nito. Itinalaga nito ang Azumo bilang isang destroyer dahil ipinagbabawal ng konstitusyon ang pagkuha ng mga nakakasakit na armas. Ang barko, gayunpaman, ay nagpapahintulot sa Japan na ipakita ang kapangyarihang militar ng higit pa sa teritoryo nito. Batay sa Yokosuka, malapit sa Tokyo, natahanan din ang carrier ng US 7th Fleet, ang Ronald Reagan, ang pangunahing misyon ng Azumo ay anti-submarine warfare.